Ngayon nga kapatid ay finally may panalo na nga itong si Yawi dito nga sa MPL Indonesia. Ito lang naman ay matapos nga nilang talunin itong kuponan ng Evo's Glory na kinabibilangan nga ng ating mga pambato na mga Pinoy na si Coach Teo at ito nga si Super Red. This time nga kapatid ay ipinasok nga muli itong si Super Red sa laban nila sa Aura Indonesia. Pero hindi pa rin talaga umubra ang mga ito. Tila ay nagkamali nga ng kuponan na nilipatan nga itong si Coach Teo pati na rin itong si Super Red. Si Coach Teo nga kapatid ay nagkampiyon niya nung nakaraan dito nga sa MPL Invitational sa kuponan ng RSGPH at siya nga ang naging head coach sa mga oras na iyon. Kaya hindi rin biro kung magkano man ang pag-buyout ng Evo's Glory dito nga sa RSGPH para lamang makuha itong si Coach Teo. Malaki nga naman ang inaasahan nga ng Evo's Glory dito na kung saan maipapanalo nga nila Coach Teo ang kanilang mga laban dito nga sa MPL Indonesia. Bukod doon ay kumuha pa nga itong Evo's ng isang Pinoy na gold laner. Ito lang naman ay walang iba kundi ito nga si Super Red. Kaya naman lang dahil nga rito kapatid, marami nga ang mga Evo's fans ang umaasa na magsusunod-sunod nga ang panalo nitong Evo's na kung saan nang mapunta nga itong si Coach Teo at ito nga si Super Red, may mga Evo's Legends fans nga kapatid ang nagsasabi na di umano magkakaroon na raw ng landslide trophy nga sa kanilang kuponan. Pero taliwas nga ang nangyari dahil imbis na landslide trophy nga kapatid, parang landslide na mga pagkatalo nga ang kanilang nararanasan ngayon. Tila'y hanggang ngayon nga kapatid ay naging bonus round na lamang itong kuponan ng Evo's Legends. Pero syempre kailangan ngang mag-step up nitong nila Super Red at pati na rin ng ilang miyembro ng Evo's. Okay naman yung drafting nitong ang ni Coach Teo. Hindi naman sa coach ang problema ng Evo's kapatid at lalong hindi rin kay Super Red. Dahil syempre kung hindi nga maganda ang nilalaro ng locals nitong ang Evo's Legends na halos bago pa lamang dito nga sa MPL kapatid, ay talaga nga namang mahihirapan ang mga ito na manalo sa kanilang mga laban. Kaya naman dito nga kapatid ay binalagbag nga sila ng Aura Indonesia at dito ay sobrang nag-step up itong si Yawi. Si Yawi nga ang kinaguriang MVP dito nga sa Game 1 at dito nga kapatid ay gumamit nga ng show itong si Yawi dahilan kung bakit nahirapan nga itong mga miyembro ng Evo's Glory. Alam naman natin na best hero talaga at signature hero nga yan ni Yawi. Kumbaga kapag kalaban nyo nga si Yawi, huwag na huwag nyong pagagamitin ito ng show dahil may kalalagyan talaga ang inyong kuponan. Pagsapit naman ng Game 2, si Yawi pa rin ang naging MVP at sa paggamit nga ng Tigreal kapatid, dito nga ay ang lulupet ng kanyang mga settings. Kaya naman hirap na hirap nga itong mga miyembro ng Evo's Glory na talagang manalo dito nga kila Yawi. Yan nga kapatid ang unang panalo ng Aura Indonesia at paunti-unti may kita pa nga natin yung galawan ng Aura Indo. Well, hindi pa naman natin talaga may kita na malakas na nga talaga itong Aura Indonesia lalo na't struggling na kuponan nga ang kanilang nakalaban. Kapag nakalaban na nga nila Yawi itong mga naglalakasang kuponan kagaya ng Onyx Indonesia at kung matatalo nga nila ang mga ito kapatid, dito natin masasabi na palag na talaga ang kuponan ni Yawi dito nga sa Aura Indonesia. At sana rin ay magtuloy-tuloy na nga ang panalo ni Yawi. Nang sa gayon ay umabot nga itong si Yawi dito nga sa Grand Finals ng MPL Indonesia. Pero sa ngayon nga kapatid ay malayo pa yan at marami pa nga yung mga pwedeng mangyari dito nga sa MPL ID. Sana nakikita ko nga kapatid, tila'y magiging butas ng karayom nga ang lulusutan nitong Aura Indonesia para lamang umabot dito nga sa Grand Finals. Hindi kasi biro itong ang mga MPL Indo teams na may mga full Indo lineup. Dahil syempre kapatid, yung Rebellion
ngayon at itong alter ego nga kapatid ay sobrang nalakas ngayon at isama mo pa nga itong Dewa United na walang mga import na Pinoy. Kumbaga pinapatunayan nga ng mga kupunan na ito na kahit kami ay full Indo lineup, kayang-kaya namin durugin yung mga MPL Indo teams na may mga Pinoy na import. Dahil dito nga kapatid, tinalo ng rebellion itong ang RRQ Hoshi na may Coach Bren at itong ang si Brusco at syempre itong ang si Irad, na kung saan alam naman natin na nung nakaraan nga kapatid ay naghahamon nga itong si Irad dito nga kay Kyrie at excited na nga ito na talunin itong si Kyrie dahil hindi naman daw kalakasan itong ang si Kyrie dito nga sa pagiging utility jungler at di umano pang assassin lang daw talaga itong ang si Kyrie, kaya naman gusto nang makalaban nitong RRQ Hoshi itong ang Onyx Esports at mangyayari na nga ang bagay na yan. Dito nga kapatid, titingnan natin kung uubra nga ba itong si Irad dito nga kay Kyrie. Kung sa rebellion lang ay hindi na nga nakaporma itong ang si Irad at yung sa game to nga ng laban yung pinaka-crucial na pagkakataon sana para makapag-comeback nga itong RRQ ay hindi nagawa ni Irad. Nakipag-retreehan nga itong si Irad pero naistilan pa siya ng boss 4 ng rebellion na wala ngang retree. Kumbaga, paano ka nga tatapat kay Kyrie na malupit nga makipag-retreehan kung sa pakipag-retreehan lamang sa mga non-retree heroes ay hindi nga umubra itong ang si Irad. Ganyan nga kalakas maghamon itong si Irad doon sa MPL Indonesia. Hindi naman bago yan kay Irad dahil noong nasa MPL PH pa lamang ito, isa nga sa hinamon niya ay itong si Carl TC. Kaya naman pagsapit nga ng playoffs kapatid, dito nga ay pinagpahinga ni Carl TC itong si Irad dahil tinalo nga nila ang mga ito at inilaglag dito nga sa playoffs ng MPL. At ngayon dinadala nga ni Irad yung ganyang attitude niya dito nga sa MPL Indonesia. Baka nakakalimutan nga ni Irad kapatid na back to back champion nga itong sila Kyrie doon sa Indo. Kung sakaling matatalo nga ni Irad itong si Kyrie, abay malaking statement nga ito para sa kanya at sa kupunan ng RRQ Hoshi. This time naman ay okay naman ang laruan ni Brusco. Yung hindi nga maganda, yung ipinakita sa RRQ ay ito nga gold laner nila na hirap nga sa kanilang kupunan. Kumbaga, kailangan ngang mag-step up ng mga players ng RRQ dahil panigurado na kapag may nag-underperform nga sa kanila kapatid, natatalo nga sila sa kanilang mga laban. Sa pagpapatuloy nga kapatid, natunghayan na rin natin ang laban nga nitong kupunan ng AP Bren at Blacklist International na kung saan sa game 1 nga kapatid, mabilis lamang na tinapos ng AP Bren ang laban. Kumbaga, tila'y naging download game lamang ito para nga sa Blacklist International. Pero ibahin mo nga kapatid yung game 2 dahil dito nga ay palitan lamang ng kalamangan ang Blacklist at AP Bren. Yung tipong nakailang lord take na nga ang mga kupunan sa laban na yan pero wala pa rin talagang bumibitaw. At mapapansin nga rin kapatid na hanggang ngayon ay magaling pa rin makipag lord dance itong ang mga Pinoy teams natin na kagaya nga ng ipinakita ng AP Bren at Blacklist International. Kahit pa ninerf na nga ni Munton yung bagay na yan, tila'y wala talagang magawa si Munton dahil kahit sa ang aspeto talaga ay malakas nga itong mga Pinoy. At tulad nga ng sinasabi ko kapatid na hindi lamang mga Pinoy ang nanonood dito nga sa MPL PH, kahit nga yung ibang region ay tunay na pinanood ang laban ng AP Bren at Blacklist. Mapapansin naman yan kapatid sa live viewers nga dito sa YT channel nga ng MPL Philippines na umabot nga ito ng 20,000 live viewers. Kung ikukumpara mo nga sa mga nakalipas na season, hindi nga umaabot o bibihira lamang umabot yung mga laban nga dito
dito sa English episode nga ng mga laban sa MPLPH ng ganyang kataas. Yan talaga ang patunay na hindi lamang talaga ang mga Pinoy ang nakasubaybay, pati nga ibang region ay pinapanood ang lakas ng Pinas. Kaya naman nang dahil nga rito kapatid, may masasabi nga itong si Wolf sa laban nga ng AP Bren at Blacklist. At sinabi nga nito kapatid na malulungkot ang ibang regions pag napanood to, kasi parang paano mo tatapatan yung ganitong klasing paglalaro. Parang auto-champ na naman talaga tayo sa MSC 2024. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat!